Uy, mag-work tayo. Andiyan na yung mga classmate natin. Ay, nakakahiya naman. Sorry. Andiyan na pala. Well, welcome to School Rules! Kung saan cool ang mga trivia paisabog, talino ay di papakabog. Naku, it's your favorite teacher, Teacher Kevin Montaliano. Maayong adlaw sa ito ng mga beautiful classmates ko dyan. I am your teacher, Nikki Morena. So ano, kakain ka lang? Ha? Hindi ka mag-work. Sorry, work ba? Mag-work ka, basahin mo. Ako naman na to. Galing, para-paraan. Nako, ngayon naman, isa na namang quiz B ang magagana para sa ating mga PAI classmates na best in Filipino. Diba? Ano? Best in Filipino pop culture. Ah? At kung ano-ano pang random kaalaman na di naman talaga tinuro sa atin sa e-school. So true? So true. Teka lang naman. Bakit? Ang sarap doon nung kain ko muna. And speaking of masarap, ang sarap naman yung kinakain nating fishball talaga. Saan mo nabili yan? Well, secret menu. Well, hey! Galit! Nako, secret talaga na malupit. Diet ka, di ba? Ba't ka kumuha? Bakit ikaw ba bumili niyan? Napakadamot mo naman. Share your blessings. Thank you po. Pero sige, bibila kita pa yung labo next time. Eh! Sige ah. Malalaman na naman natin kung sino ang paisado at paisang awa sa ating mga PAI classmates today. At syempre, para makapasok sa ating classroom at ma-check ang inyong attendance, pumunta lang po sa pai.com.ph at mag-register. At pag syempre nakapasok ka na, abangan at sagutin lang ang poll na lalabas sa ating chat box. Ganun kasimple, diba, Teacher Nikki? Oo, nasi-check lang ako ng attendance natin today. So far, complete tayo. Nadagdagan pa! Wow! Dami natin! Good job! Para sure na paisado kayo for today, mga PAI classmates, makinig lang kayo kung paano sumali sa ating quiz. Teacher Kev, take it away! Nako, sobrang dali lang po ng gagawin. Magbibigay lang kami ng mga katanungan na may kinalaman pa rin sa ating mga Pinoy. Mga teleserye, pelikula, sound trip, food trip, at lahat ng trip nyo sa buhay! Sagot namin yan. Pero syempre ha, kailangan nyo lang pong mahulaan ang tamang sagot. Yun lang! Meron tayong tatlong categories at sa bawat category ay meron naman tayong dalawang katanungan. Kung sino man sa ating mga viewers ang makakahula ng tamang sagot sa ating mga tanong ay may chance ang manalo ng paisabog na 200 pesos! Panalo talaga mga B! Let's go! Sumali na kayo, nagigiglock ako. Okay lang yan, sasali yan. Naglo-loading pay. Para masigurado ang inyong chance ng manalo, huwag kalimutang mag-pray. At huwag kalimutang pindutin ang yes na yes. Para sure na sure ang inyong entry. Good tama luck. Yan. Basta tandaan lang po ang keywords na ito. Ang pindot. Panalo! Ipindutin nyo lang po ang sa tingin ninyo yung tamang sagot dyan sa ating chat box. At kung tama, ay makakakuha po kayo ng points. Meron po kayong 90 seconds para pindutin ang tamang sagot. Diba? Enough time yan para makapag-SF-SF. So true. O ano, ready ka na? Wala kang choice. Game na. Okay, mag-quiz na tayo. At ang ating subject ay ang favorite nating lahat. Ang Lunch Break! Let's play! Are you ready? Ready! Ready! Okay, ang ating unang kategory ay may kinalaman sa Tinapay! Grabe naman talaga, tandaan lang na meron lamang kayong 90 seconds para sumagot sa lalabas the poll sa ating chat box. Grabe naman, napaka-stricto mo naman, Teacher I'm so Nikki. Strict. O sige, ano ba yung question number one natin? Listen up, y'all. This is question number one. Anong tinapay ang kilala rin sa tawag na kalihim? Is it letter A, Spanish bread? Letter B, panderegla? Letter C, kababayan? Or letter D, monay? Your 90 seconds starts now, kaya naman, pindot! Panalo! Uy! Ang ganda ng first question natin, agad-agad nagutom ako. Kasi kalihim ako, hindi ko alam honestly kung ano sagot. Alam nyo ba kung bakit kalihim yung tawag sa tinapay na to? Bakit? Well, literal na may lihim po yung tinapay na yan, mga PAI classmates. O, diba? Ang lihim niya? Di umano. Hindi ko sure. Iba yung secret na sasabihin ko. Ano ba kasi? Well, ang secret di umano ng tinapay na to, yung pula sa gitna ay galing sa mga hindi nabentang tinapay nung nakaraang araw. Oh, diba? Top secret!
pinagpuyatan, may amag-amag. De joke lang, hindi wala. Siyempre, okay pa rin yung tinapay na ginamit. Recycle. Correct. Oh. Ay, alam mo pa. Ano? Mm. Ang translasyon. Ay! Grabe, parang Holy Week. Hindi, kasi na ano tayo eh. Ang translation ng pandesal ay bread of salt. Wow. Diba? Ano daw? May natutunan ka na naman. Ako bread of salt pala. Pero ito ha, bago ka mag-isip-isip, last 30 seconds left po para sumagot. Sagot-sagot na mga katropay. Pag-isipan po mabuti, ano nga ba ang kalihin? Pero sa probinsya namin sa Samar, ano? Nung bata ako, meron kami favorite na tinapay. Ang pangalan niya, Everlasting. Totoo? Yes. Parang bulaklak yan. Hindi ko nga alam kung bakit Everlasting. Pero one thing is for sure, last 10 seconds on the clock. Kaya piliin mo na. And we're down to 5, 4, 3, 2, and 1! Time's up! Ay, and the correct answer is letter B, pandiregla. Wow, ang ganda lang. Maraming nakatama na sagot na 5 classmates natin. Oh. Congratulations! Okay. Oh, ito di ba may mga naglalako na ano ng tinapay sa bahay? Paghapon, ganyan. Ano mga natatandaan mo? Paano ba yung mga naglalako ng tinapay sa'yo? Sampulan mo. Sampulan ko. Kunwari, ano ka, magbebenta ka ng pandesal, gano'n. Pandesal? Sige, pandesal na lang. Pandesal. Sige, para related sa lahat. Kaya tamales, may ganito. O sige, a-actingin natin, pero elevator acting tayo. Ay, elevator acting? Oo, kaya ko yan, ganito lang. Pandesal! Hindi ganyan, may level yun. Ah, sorry. Mali mo ma-discover tayo ng chroma, diba? Anima. O sige. O sige, ano? Eto. Simulan. Pandesal yung word, mataas. Ah, mataas? Mataas. Pandesal! Oo, oh, ang yayabang naman. Hindi, paano ba? Paano ba yung mataas? Tama, tama yun. Ganon? Depende sa interpretation mo. Wow. Mababa. O, paano yung mababa? Ikaw, samplean mo. O, mababa. Pandesal! Ano, mababa ka. Galing sa kaibuturan yung hininga. Ayok ka. Isakto lang. Yun talagang normal lang. Blending tayo dito. Sige, 1, 2, 3, go. Pandesal! Mababa ko na yun. Nag-blend tayo pero hindi natin sure kung maganda. Ay nako, hindi ko na alam ba tayo pinapagawa ng mga ganyang bagay. Kaya nga. Pero alam mo, dumako na lang tayo sa ating question number 2. Ka-ching! Kung merong star ng Pasko, mm-hmm, meron ding Filipino star bread. Oh, okay. Pero mas kilala ito sa tawag na ano? Is it letter A, ensaymada? Hmm. Letter B, putok? Grabe ka naman. Sorry, Nikki. Letter C, pinagong? Hmm. Or letter D, mamon? Your 90 seconds starts now. Kaya rin mga katropay, pindot, panalo! Pinagong kasi sumali ng TNT sa Showtime. Nagong. Kaya pinagong. Ang galing. Eh, I'm sure relate na relate ka doon sa putok. Bakit? Eh, syempre, alam naman natin. Amoy naman ang prod, di ba po? Alam mo, yung secret menu, medyo maselan sa pagkiligin ng talent. So, hindi pwede yung may puto. Kaya medyo nag-deodorant muna ako dito. Congratulations, at least sa pagtagumpayan mo. Dapat naman, kasi New Year na, mag-deodorant ka naman. Uy, baka maniwala sila. Grabe ka naman. Wala hindi, akong ganun. Mabango po. Yes. Pero ito, balik tayo sa question. Ano bang favorite mong tinapay? Ako, Spanish bread ako. Sasal mo naman? Yes, sa meron pa nga yun sa QC, yung sikat na bilihan. Matagal ito, Pantoja. Isa yun sa mga, ang gusto ko sa quality ng ano ko, Spanish bread, medyo moist yung loob. Kasi may iba na yung palaman niya dry. Ikaw? Ang akala ko yung nag-i-Espanyol, yung Spanish bread mo. Pero eto, bago ko sagutin, meron na lamang po kayong more than 30 seconds left para sumagot. Okay. Ako, ang favorite ko, syempre classic, pandikoko. Bakit? Syempre, pandikoko. Yung tanong ka lang naman kung bakit. Bakit syempre, parang pang sama-sama ng ugali ko, tinanong ka lang. Ay, hindi kasi Tagalaguna ka, di ba? Oo. At saka, syempre, coconut healthy yan. Kala mo naman talaga daming alam sa... Sorry. Pero ito, last 10 seconds left, mga katropay. Sumagot ka na. Sana alam mo tong sagot. Sana manalo ka. Galingan mo. And 5, 4, 3, 2, 1. Time is up! Eto na nga po, ang correct answer natin is letter B, putok. Wala nga akong putok. Sorry. Grabe naman kayo sa akin. Hashtag Nikki putok. Yan ang ganda. Diri-diri si dere. Joke lang. Ito wala lamang amoy. Pero eto ha, para makasali at makapasok sa ating Pi Classroom, pumunta lang po sa pi.com.ph at mag-register.
Pag nakapasok ka na, abangan at sagutin lang po ang poll na lalabas sa ating chat box. Tari, British ka doon. Sorry. Well, now we're up to our second category. Wow. Since napakadali ng first category natin, kung mahilig ka sa tinapay, ang ating mga katropay for sure, tiba-tiba sila kanina. Siyempre, ako mahilig sa tinapay. Kasama yan sa Pinoy tradition. Pinoy tradition, tinapay. Lalo na pag umaga, no, pandis. Yes, di ba? Tamales. Oh. Hirapan natin. Next category natin, ha? Para medyo magutom-gutom ng konti yung mga ka-tropies natin dyan. Oh. Ito na, ha? Nikki, ano ba yan? Feeling ko di aatras yung mga students natin for today's class. Malaban ata yung mga Pinoy basta kakain yan. Kaya naman ang ating next category ay... Street Foods! Ito na nga, i-ready nyo na ang mga daliri nyo at para makipindot, painalo na sa ating poll. Kaya naman, let's go! Ang question number one, Nikki, ano ba yan? Question number one, bugtong-bugtong, madugo na walang aksyon, walang drama, pero tunog pang pelikula. Is it letter A, helmet? Letter B, isaw? Letter C, Betamax? Or letter D, Adidas? Your 90 seconds starts now, kaya naman, pindot painalo! Let me ask you some questions. Ay, grabe, Englishan tayo ngayon. Mga kasi pinanonood sa atin, a foreigner. Pero eto, ano yung favorite na street food mo? Street food? Siguro ano, caviar. Street food caviar! Imanin mo, di ba, sa ibang bansa, di ba? Street food pala yung caviar sa ibang bansa. Huwag yung sinadyo si Kevin. Diba, ano no? Oyster. Antara. Hindi, joke lang. Ako, Tokneneng talaga. Classic, Neneng. Number one. Diba? Yung mas malaking version. Si Kwekwek yung maliit. Si Tokneneng yung malaking version. To be honest, hindi ko alam. Basta may pambayad kayo, bilhin nyo na at kainin nyo. Marami kasi nako-confuse dun eh. Pero yun. Yung mas bigger, yun yung Tokneneng. Hindi rin talaga tayo sure. Pero sige, ikaw, anong favorite mong street food? Simple lang yung akin. Escargot. Escargot? Isda, karne gulay. Akala nyo siya alam. Hindi ko rin alam, narinig ko lang yung si jowa ko. Baby, do you wanna eat some escargot? But you know what, Baba, one thing is for sure. Ano? They only have 30 seconds left on the clock. Naku, bilisan nyo na mga katropais. Pumili na kayo. Sana mapili nyo yung tamang sagot. Confusing and very tricky yung bugtong-bugtong natin. Actually, which is mapapaisip ka talaga. Yun nga yung maganda, di ba? Kumbaga, stretching ng brain cells. Mm-hmm. Ganda yan. Practicing nyo yung mga ganyan. And meron na lang po tayong 10 seconds. Galingan mo, ikaw may hula ka na ba? Meron akong hula, pero hindi ko pwede sabihin. Siyempre, 5, ako din. 4, 3, 2, 1! Time is up! I'm sorry kung mabagal yung pag-research mo, pero the correct answer is... Letter C, Betamax. Ay, Betamax sala yung bugtong na yun. Alam mo ba kung bakit Betamax yung sagot sa ano natin? Kasi ang katotohanan yan, Kevs, no, yung mga katropay, tinawag na Betamax. Ang Betamax, dahil ka-shape niya yung usong-usong Betamax tape noong 70s to 90s. Kasi medyo rectangle-ish yan siya. Oh, meron pa kami yan sa bahay, natatago ang mama. Yung mga ano... Yung may, may sulat sa gilid. Yes. Tapos pinapasok mo ng pagpahiga. Yes. Ang ganda, no? Ay, yun pala yun. Kaya pala Betamax. Na-miss mo? Pinunood ka muna sa iyo. Naabutan ko yan. Tapos meron pa yung nilarentahan ka sa Video City dati. Ay, oo. Yung hula ng Video City ngayon. Totoo. Sayang. Pero nakaka-enjoy talaga yung mga ganun. Sana meron pang gumagamit nun, di ba? We'll see. You'll never know. Pero ito, punta muna tayo sa ating question number 2. Ang question number 2 natin ay ito na. Ang... pinagmulan ng salitang kwek-kwek ay... Oh my God! Wala pa. Char. Letter A, mangkeke. Hala! Letter B, quick. Letter C, tunog ng mga ibon. Quick. Or letter D, kulay kahel. Hala! Your 90 seconds starts now! Kaya ng mga katropay, pindot painalo! Parang lahat sila, ano... May ano, no? May may connection, chance. May chance. Diba? Pero ikaw, mahilig ka ba sa kwek-kwek? Yes. Anong favorite mong sausawan sa kwek-kwek? Ito ba yung mga... Di ba may brown sauce? May yung maanghang na brown sauce. Oh, oh. Meron ding suka na punong-puno ng sibuyas. Yes. Pag sibuyas, tapos minsan, pag mayaman-yaman yung nagtitinda, may cucumber. Yes, may pino. Yes, totoo yan. Or minsan may spring onion pa yan eh. Ang sasal yung spring onions on top. May ibang ganyan sa Pasay kadalasan. Magkano yung kwek-kwek mo? 250 isa? Yung usual lang din na price. Pero kadalasan usually either sa Pasay yan or sa may bandang recto. Ganun sila. Talagang lahat ng kwek-kwekan dinayo.
value mo. Oo naman, nagtungo ang aming team upang mahanap ang pinaka-fancy at pinaka- Quick. Diba? Ganda nun. Bakit di natin gawing content yun? Correct. Next tayo. Sige, teka, hindi mo pa sinasagot. Ano yung... Ako yung maanghang talaga. Gusto ko talaga yung suka na nakikita yung ano, may sibuya, sili. Oh, may cucumber yung may wala. May cucumber. Correct. Pero ako bago ko sagutin, 30 seconds left na lang po ang natitira sa inyo. Sumagot na kayo, ha? Ikaw. Ako ang favorite ko, yung sauce ni Manong. Manong? Kahit sinong manong, hindi nagawa ng sauce. Akala ko parang manglaris. Hindi, di ba may mga ganon? Yung sauce ni manong, yung brown sauce ni manong. Favorite ko talaga yun. Pero ito, tandaan, pipindutin nyo lang po ang sa tingin nyo yung tamang sagot dyan sa ating chat box. At kung tama ang makakakuha kayo ng points, meron na lang po kayong 5 seconds left. Kaya naman, 3, 2, 1! Time's up! Ayun na nga po. And the correct answer is letter C. Tunog ng mga ibon. Yun pala. Alam mo kung ano yung hula ko? Ano? Yung quick. Talaga? Kasi mabilis siyang kainan eh. Convenient. Magagalit ka ba kung ang hula ko si Mang Keke? May chance din. Kasi malay mo si Mang Keke. Diba? Yung nakaimbento. Diba? Nagpauso na quick. O, diba? Pero ito mga katropa isa. Siyempre sa bawat quiz, dapat pahirap ng pahirap ang ating mga tanong. Mm-hmm. Di ba nga sa mga quiz bee sa school, talaga may easy, medium, large, extra large. Ba na yun? So, difficult pala yung dulo. Ganun yung mga rounds natin dun. Actually, pero sure ako itong mga to, hindi yan sila papatalo. Kaya bibigyan namin kayo ng kaunting challenge para naman masubok ang inyong talino. Nako, talaga ba? Pagdating sa kainan. Ah, okay. Di ba nga, recess yung favorite subject nyo. O eto na. Panindigan nyo lahat. Yan ha. Oh, galingan nyo. Resist to. Kainan to. Alright. Alam nyo to. Eto na nga. Dito sa Pinas, hindi talaga pwedeng walang kanin. Kaya naman para sa ating final exam for today, ito ay tatawagin nating kakain ng kanin! Ilabas ang kanin. Ay, hindi pala ganun. Sorry. Nako, ready na ba kayo pumindot? I-refresh nyo na po ang inyong mga browsers para tuloy-tuloy lang ang pagsagot sa ating poll. At tuloy ang chance ang manalo ng 200 pesos! Oh, bigay mo na ang question number one. Agad-agad. Here it is! Question number one. Ang ibig sabihin ng NFA ay letter A, National Food Association. Letter B, National Feeding Association. Letter C, National Feeding Authority. Or letter D, National Food Authority. SF, your 90 seconds starts now. Kaya naman, pindot, panalo! Nako, ang ganda naman itong tanong mo. Super parang medyo critical yung mga tanungan mo ngayon today. Ngayon today. Pero mamaya may trivia kami about sa tamang sagot. In the meantime, anong klaseng luto ng rice ang mas gusto mo? Meron kasing fried rice, meron lang garlic rice. Ay. Iba pa yung plain rice. Ako, binagoongan rice. Masarap yun! Oh, diba? Oh. Tsaka, yung pagsasaing, di ba may technique to? Mga... Kung saan yung linya ng tubig, ay ng grains. Ang dami linya ng kamay kasi. Doon lang dapat yung tubig. Ah! Nako, kaya ako hindi ako nagsasaing eh. Shirataki rice. Shirataki! May natutunan ako. Oh. Ano yung tao, anong English ng tutong? Ano? Scorched rice. Seryoso ba yan? Hindi ako nagjo-joke. Walang maniniwala talaga sa'yo. Hindi ka scorched. Pwede mag-report. Yun nga yung sagot noon. Nakita ko yun. Totoo. Narinig ko kay Ryan Bang yun. Kasi sa Korea daw may ganun. Pero alam nyo ba, meron na lamang kayong 26 seconds on the clock. Magaling mo naman mag-compute. Nahirap. Nag-panic ako. Oh my God. Oh, sige. Oh, scorched rice. I-research nyo na. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng NFA? Alamin nyo na yan. Bilis na to. Kaya nyo yan. Kasi nakikita nyo yan sa mga sako, diba? Pero, 7 seconds. And 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! Time's up! And the correct answer is... Naku, pag di mo ito nasagot, ewan ko na lang B. Letter D, National Food Authority. Oh. At mabalik tayo sa ating trivia. May trivia sige, may trivia. Yung NFA, yung dating pangalan niya ay... yung National Food Authority ay National Grains Authority. Yan siya dati. So, NGA. NGA.
Galing. Kasi yung main role niya ay para masigurado na yung supply ng bigas sa Pilipinas, sapat. Ah, enough. Ang galing. So, yun yung main role. So, ngayon hindi na? Yung pa din na ba? Ah, okay. Trip lang siguro. Palitan natin BM. Sorry. Talino nito. Dahil mo nalalaman. Hindi, actually si Miss Rain. Siya yung nag-research nun eh. Thank you, ma, Miss Rain. Binasa ko lang. Miss Rain reveal? Kaya rin yung ghost. Hindi, joke lang po. O, oh, yan. I'm sure believe na believe ka na naman. Ikaw, hindi ko pa nasagot yung tanong mo kung anong favorite mong luto sa rice. Scorched rice ka. Totong talaga? Bakit? Ang favorite mo? Walang masama dun, sabi ni Lord, huwag magtatapon ng kanin kasi iiyak daw yun. Hindi pala si Lord nagsabi nun, mama ko. Parang, ang weird naman, nakausap mo si Lord. O, sige. Kinumusta nga kita eh. Sabihin mo, wag muna. Sabi ko, ready na po siya, Lord. Naku, bago, I'm sure ready na rin ang mga katropes natin sa ating question number 2. Mm-hmm. Here's our question. Ang suman sa ibos ay sikat na delicacy sa? Letter A, Cebu. Sagit. Letter B, Pampanga. Mikeni. Mikeni. Letter C, Antipolo. Magpaano tayo ng kotse doon. Mag-blessing. Or letter D, Batangas. Ala A. Yun. Your 90 seconds starts now. Kaya mga katropay, pindot panalo! Ang ganda ng mga binanggit nating choices. Kasi lahat talaga may tumatatak. Diba? Dalawa yung medyo ano ko doon eh, familiar. Pero hindi ko sasabihin. Siyempre, ano teacher tayo eh. Ayan sila yung mag-decide. Focus pa tayo. Kayo naman mananalo ng 200 pesos. Pero eto, Nixa, meron tayong iba't ibang klase ng suman. Pero pinakasikat yung suman dun sa sagot na sasabihin natin mamaya. Kasi? Eh, hindi ko rin talaga alam. Pero normal mo talagang makikita kasi to na nakabalot ng dilaw, na dahon. Tapos isasawsaw mo sa asukal. O kaya naman kung sumasimas, sa kiniki. Joke hindi. Lang. Hindi. Parang alam ko na kung saan yun. Ako alam ko na rin. Siyempre, nabasa natin. Alam natin yun. Pero may question ako sa'yo. Ano? Marunong ka magluto ng suman? To be honest, hindi. Thank you for being honest. That's all. Marunong ako bumili ng suman. Pero one thing is for sure. Meron na lamang kayong. Wait for it. Wala pa. 30 seconds. Going back to our banter. Oh, ikaw. Marunong... Ish, hindi ko alam kung suman to, pero yung chocolate mo ron sa probinsya, gano'n. Ah, sa Samar. Sa Samar, ganyan. So, paano siya gawin? Meron siya, gawa siya sa rice, tapos dalawang color yun. Of course, chocolate, table yan. Ah, yun ang gamit. Ang social niyo naman. Baka naman minsan magdala ka dito, ha? Pag naka-uwi ako. Pero, guys, last 5 seconds. And 4, 3, 2, 1. Time's up! Eto na nga po. And the correct answer is... Letter C, Antipolo. Sabi na, yan din yung sagot ko. Yan din, diba? Yan din. Nakuhin lugang taktak. Good job! Ang gagaling ninyo, guys. Well, isa namang quiz ang natapos natin today. Alam ko, nakakabitin. Pero that's life. May naka-perfect ba sa inyo? Ako, I'm sure meron naman naka-perfect. Perfect niya. Galing niya. Galing. O di ikaw na star, babe. Huwag kang galit. Huwag kang galit. Matuwa ka kasi congratulations sa ating mga Pi classmates na umabot ang talino hanggang finals at nakakuha ng 200 pesos! Good galing job! Pero ito, kung gusto nyong malaman kung isa ka sa mga katropays natin na nanalo, pumunta lang sa pie.com.ph o di kaya naman ay i-check ang aming mga social media accounts na at I am Pie Official. Galing. Good job! Congratulations sa inyong lahat. Sali ka ulit next time. Samahan nyo ulit kami sa susunod din yung pasok dito lang sa School Rules! Kung saan cool ang mga trivia paisabog. Talino nyo ID, Papa Kabog. It's your favorite teacher, Teacher Kevin Montiliano. At ako naman po ang yung teacher for today's video, Nikki Morana. And class dismissed! Saan tayo? Ano sa country? May panunod siya.